Sumiklab ang malaking apoy kaninang madaling araw sa Purok San Vicente, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Nagkumahog sa paghakot ng mga gamit ang mga residente. Pahirapan naman ang pagpasok ng mga fire truck dahil makikipot ang mga kalsada. Kaya maging mga residente, tumulong na rin sa pag-apula ng apoy. Mabilis kumalat ang sunog dahil dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay gawa rin sa light materials. Makikita sa drone video ang lawak ng pinsala ng sunog. Dalawang beses na ngayong buwan nakaranas ng sunog ang Barangay Leon Garcia. Naabo at halos wala nang mapakinabangan sa mahigit 300 bahay na tinupok ng sunog. Walang tulog at pagod sa pagkukumpuni ng kanyang nasunog na bahay si Nestor Vito. Pero sinisikap niyang may maisalba o may maibenta pa na materyales ng kanyang dating bahay. Tumpas po, lipay kami. Kung karoon, wala na may mapuyan. Anya, masayang-masaya pa sila noong Pasko at di niya lubos maisip na mapapalitan ito ng lungkot. Sunod-sunod naman ang trahedya sa buhay ni Eugene Gubat mula sa pagpanaw ng kanyang asawa at ama. Ngayon, panibagong hamon ang kanyang hinaharap. Good, kining balay, pagkaon, tubig. Sa Congressman Manuel Garcia Elementary School, pansamantalang naninirahan ang daan-daang nasunugang pamilya. May tumutuloy sa mga modular tent. May mga siksikan din sa loob ng mga classroom. Hinihila ko naman dyan. Napaiyak si Aling Yolanda sa kanyang sitwasyon. Paralisado na ang kanyang asawa at walang kamag-anak. Malungkot. Kaya lang pinasadyos ko na lang lahat. Patuloy naman ang validation ng City Social Welfare and Development Office at nagsimula nang magbigay ng mga paunang tulong. Inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection ang pinagmula ng apoy. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Davao. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.